maswerte tayo dito sa Pilipinas eh. Diba? Ang daming pwedeng itamna. Basta masipag lang. Kailangan po ma-awerta ang tao sa tunay na kahulugan ng virgin coconut oil. Technically, kahit anong kunin mong lemongrass, and hindi mo siya endemic sa Pilipinas, pero dahil tropical country tayo, madali siyang umisipo. Ang itik Pinas po ay may tatlo pong kulay. Yun pong itim, kaki, at saka yung kayumanggi. Ito po yung mga health benefits ito. Saka bakit po ito yung napili natin? Yung Madre de Agua, isa po siyang halaman na mataas sa protina na pwede nating itanim sa paligid natin. Natutuwa naman na paulitan nyo kami. Dalangin ko din ang patuloy na pagtatagumpay at kalusugan at ang kanyang mga kasama at buong pamilya. Agree ako dyan. Season 3. Magandang araw ako po si Amy Puyko at ito ang Agree ako dyan. Ngayong araw pag-uusapan natin ang small ruminants. Ito yung mga kambing at tupa. Di nga po natin napapansin pero karaniwan na sakit ng ating mga alaga ay diarrhea. At ang diarrhea po, ang number one cause na to ay mga parasite o mga parasitiko. Ito ay mga bulate. So, gano'n nga ba ka-importante ang pagde-deworm ng ating mga alagang kambing at tupa? Yan po ang ating malalaman. Kasama po ang ating engineer at chairman ng SINAD ng Samahan ng Industriya at Agrikultura na si Casendo Orosendo. So, abangan niyo po yan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Babalik po ang Agree Ako Dyan. Casendo, may papakilala po ako sa inyo. Siya po ay Dean of ng College of Veterinary Science and Medicine sa CLSU at may pero siyang PhD sa Parasitology. Nag-aral po siya sa UK Scotland. Casendo, ang makakasama po natin si Dr. Virginia Venturina. Hello po! Hello, magandang hapon po sa ating lahat at ako po ay nalulugod at ako inibitahan nyo sa inyong programa. Pleasure is ours po, ma'am. Kayo po ay, ako, nakaka-excite ito kasi marami na kami na-interview tungkol sa kambing pero first time po kami makakapag-interview ng ganitong kalalim na topic. Kaya exciting po ito. Ma'am, doktora, masaya kami, no? At least kasi marami akong alagang rabbit, itong tupa, kambing, baka. So lahat yan eh, tama. Kaya sisimulan ko po ang ating tanungan. Doktora, ano ba yung mga tumatamang sakit sa ating mga alagang kambing at saka yung mga tupa na rin? Opo. Ngayong mga panahon na to, lalo na no, na paulan-ulan, ang karaniwang sakit ng ating actually hindi tinatawag na sakit kundi kondisyon na dinaranas ng ating mga alaga ay yung diarrhea na tinatawag o pagtatae. Isa yan yung sa common na encounter. Pangalawa sa ay yung pneumonia, no? Yung respiratory infection. So, no, common din yan sa ating mga alaga. Pero gusto kong mag-focus doon sa sinabi ko na una, yung diarrhea, no? Kasi yung diarrhea, maraming pwedeng causes yan, no? Pwedeng bacterial, pwedeng viral, pwedeng fungal infection minsan. Pero ang pinakakaraniwang dahilan ng pagtatae ng mga kambing ay yung tinatawag natin na mga parasites. At ito ay yung ating mga bulate ng hayop. No? Yan po yung pinaka-common na problema ng mga hayop. At siguro ang dahilan yan is dahil ang main source ng food ng ating mga ruminants, no? Kung tupa o kambing, ay damo. At pinagagalingan po kasi ng mga bulati na to ay yung damo. No? Kaya talagang mahirap iwasan ng ating mga alagang kambing. Opo. Ma'am, yung mga... sige, Casendo. Yes po. Face experience ang tanong. Yeah, paano ang pag-control? Kasi ngayon umuulan di ba? So, opo. Mostly ang hindi pwede atang mahamog eh yung kakainin nila, di ba? So mga 9 o'clock down to 2 o'clock, yun ang time na pinapakain mga kambing or tupa sa labas. So ano ang
ano ang pwedeng preventive na gamot para at least mapakain doon sa mga ano, hayop natin. Mm-hmm. Okay, maganda pong tanong yan. Sir Sendo, maraming salamat po sa tanong nyo. Ano? Bulati po kasi, ang kuwan yan, sabi ko hindi maiiwasan, pero pwedeng kontrolin. No? Control ang pwede natin gawin. Ano? So, paano natin makokontrol yung ate? So, maganda yung sinabi ni Sir Sendo kanina, yung timing ng pag-graze ng ating mga hayop. No? Kasi karamihan dito sa mga bulati na to, yung kanilang tinatawag na infective stages, ito yung mga anong ito kasi yung mga bulati na to, pag pumasok sa katawan at nangitlog yung mga bulati na yon, pag dumumi ang mga kambing kasama na itlog ng bulate. At yung itlog na yon napipisa sa lupa, no? At yun kailangan niya ng konting tubig. Pero kasi sa Pilipinas, kahit na dry season 'yan, meron pa rin tayong konting film ng water. Kaya parang throughout the year nandiyan yung mga bulate. Pero pinakamarami siya sa panahon ng tag-ulan. Ngayon, pagka itong bulati na to ay nasa lupa, mas gusto nila yung may water. Kaya pagka early morning na mahamog ang mga damo, yan yung talagang nandun sila sa taas, umaakyat. No? Lumalangoy ang mga bulati na yan na hindi natin nakikita. Nandun sila sa mga blades ng grasses. So, pag tumaas na yung araw, nasa time na bababa naman na sila, nandun sila sa lupa. Kaya tama yung sinabi ni Kasendo na dapat the best time is sa mga around 10 o'clock, no? 10 to 12, doon mo sila palalabasin. Doon lumalabas yung sinasabi natin na the early bird catches the worm. And in this case, the early goat catches the worm. Parang ganun ang dating. So, isa yun sa pamaraan. Yung iba naman po kasi is nagka-cut and carry. Cut and carry. Sabihin na nagsasakati sila. So, ang ginagawa naman dapat doon is pag nagsasakati kayo, yung pinagkukuhanan niyo ng mga damo, make sure na walang nag-ibang nagpapastol doon, no? Kasi ang ating ano is pwedeng ma-share nung mga ibang mga kambing na yon yung mga bulate na nandoon. Kasi let's say ikaw controlled yung iyong worm infection sa iyong mga alaga, talagang ina-address mo yung problem na yon. Pero kung ang kukuhanan mo ng mga damo ng sa ibang lugar ay mayroong ibang mga kambing doon na dumudumi at posible na marami rin nga mga parasite yung mga hayop na yon, eh nagsasakati ka doon, nakukuha mo rin naman yung mga bulate. So isang approach is i-wilt mo muna yung mga grasses na yon. So ibig sabihin, huwag mong ipakain ka agad doon sa alaga, pero ilatag mo muna, no, para medyo madry, saka mo siya ibigay, no, sa inyong pangalawa. Pangatlo, lagi nating tatandaan yung mga kambing ay hindi lang damo ang kinakain. No, kumakain sila ng mga dahon, ng mga puno, no, pati mga legumes kinakain nila. So, isa yon sa isang nakita namin, no, sa aming pag-aaral, nakita namin na kung ang kambing, let's say, pinurga mo siya, no, ng gamot, at gusto mong ma-maintain na ang kanyang mga bulate ay mababa or wala, kailangan mo siyang bigyan ng mga halaman o mga dahon ng mga puno at mga iba't ibang klaseng legumbre na mayroong property na makapagpababa ng bulate. Ano po yung mga yon, no? Marami. Marami kasi ang mga kambing naman ay lalo na kung gutom yan, hindi yan mapili sa pagkain, no? Pagka wala na silang choice, ang bigay mo muna yung alam mong gutom na gutom sila, ibigay mo yung mayroong mga aside from the nutritional property, mayroong anthelmintic property. So, kinakain din naman po lang kambing ang mga dahon ng malunggay, mga dahon ng atsuete, dahon ng mangga, nakakain nila yan. Yung mga, even yung bamboo, even yung langka, at katuray, atsuete, nasabi ko na atsuete. Ito pong mga pinya, mga yung crown ng pinya, no, tinatapon lang yun. Yung mga nakakain na yun ng ating mga alaga, aside from the nutritional property, meron silang kapasidad na makapagpalabas ng mga bulate. Kaya yan po na-monitor namin sa mga studies na ginawa namin na after the initial na pagbigay ng mga pamurga na kemikal, ay nami-maintain nila yung kanilang mababang level ng bulate dahil meron silang mga ganitong ibinibigay na supplement. No? At sa ngayon,
kung ikukumpara ko ang lahat ng mga sa mga naging studies namin, ang nakita ko maganda, yun pong balat ng mangga, no? Balat ng mangga. At isa pong ano, i-share ko na experience ko, napunta kasi kami ng Cebu. Mayroon kaming project sa mga kambing. At inikot namin lahat ng mga kambing dito halos sa Pilipinas, no? At alam ko si Sir Sendo nga, hindi ko matandaan pero alam ko napuntahan yata namin siya. But anyway, may pinuntahan kami sa Cebu na napakakinis po talaga ng balat. Naku, hiyang-hiya ang balat ko pag nakita ko yung sobrang kinis. sobrang kinis ng mga lahat sila, as in wala kang ano. Ngayon pagdating ko, ang kinakain nila yung, kasi diba sa Cebu, diba, dried mango ang kanilang mango, product. Yes, so anong ginagawa nun sa balat? Tinatapon lang. Oo, tinatapon lang. So ang ginagawa pala ng farmer ay binibili niya yun, no? Actually, nung una, libre lang. Ano? Pero later on, binibili niya. Pero mababang presyo lang. So ito yung merienda at laging continuous kinakain ng mga kambing. And then sabi ko, ang ano nila talaga doon is more on the nutrition side. So sabi ko, tignan ko nga, sir, kung ano, pag-aralan ko nga kung meron siyang anthelmintic property. So ang ginawa namin dito sa study namin, pinagkumpara namin yan, malunggay, achuete, tapos mangga, tapos papaya pa yata yung isa. And then it turned out, talagang mangga ang outstanding. Talagang malaki yung diferensya among the others. Kaya ayun, napatunayan namin na talagang malamang napakakinis ng mga balat ng mga kambing na yan. Wala silang mga bulat eh, dahil doon. No, sa, ano. So, mangga. Oo, mangga. So yun, so nakapag-enumerate na ako. Pero yung ano, pinaka-list sana na option natin, aside from yung regular na, let's say, lilinisin mo lagi yung kulungan, no? Yun ang mga ano, basic. Pero ang ano doon is, if ever na wala ka ng choice, ano? Magbigay ka ng anthelmintic, yung pamurga na kemikal, ay make sure na ginagamit mo siya ng tama. No? Kasi ang katotohanan po sa ngayon, no? Nung year 2000, nung kumuha ako ng master's dito sa UP, ang aking naging study, ay pinag-aralan ko kung ano yung mga pamurga na mayroon ng resistensya yung mga bulate. Ang ibig sabihin ng may resistensya na kahit anong gamot ang bigay mo, kahit yung usual na dose, alang epekto, no? Sasayang ka lang ng pera, no? Sasayang ka lang ng effort. So pinag-aralan namin yan dito sa mga government farms pa noon. May mga nucleus farms pa po noon eh. And mayroon din sa mga bucket farms. So doon sa study na yon, napatunayan na karamihan ng mga kambing na tinest namin ay ang efficacy, ang tawag doon ay efficacy nung ano eh, nung pamurga na common na ginagamit. Ang ideal po kasi ay 95 pataas. So, ibig sabihin pag 95% pataas, pag binigay mo yung pamurga doon sa kanyang recommended dose, dapat kung 100 yung bulate, dapat ang mapapatay mo diyan 96 pataas, no? Ang matitira na lang 4, ganun. Pero kung 99, mga ganun, no? Hanggang or 0, wala, patay sila lahat. Pero doon sa study na ginawa namin, ang range lang ng efficacy is about 55 to 75, no? Something like that, which is not ideal. So ibig sabihin, merong maraming populasyon ng bulate ang hindi napapatay noong chemical na yon. Each time na binibigay mo yung same anthelmintic na yon, nagkakaroon ng tinatawag natin na selection pressure. Ano? Yung manatitirang mga populasyon na yon, sila rin yung susunod na ma-expose pagka binigyan mo sila ng same pamurga hanggat dumadami ang mga generations nila. Hanggang sa halos sila na yung nandoon sa katawan ng hayop at nagiging walang saysay ang paggamit mo ng pamurga. Kaya ang ano natin is kung iisipin na itong mga pamurga na ginagamit natin ng chemical, bago ma-develop ng isang kumpanya yan, dumadaan sa napakatagal na pag-aaral. No? Mga at least 10 years para makapag-develop sila ng isang effective na compound para pamurga. Pero pag ginamit natin ng hindi tama, kahit 2-3 taon lang, pwedeng mawalan na siya ng bisa. No? Kaya sa amin, ang aming ano, sa tinatawag natin na, nagkaroon po kasi kami ng proyekto with Australia noon na tinatawag natin na sustainable worm control. So ibig sabihin ng sustainable ay hindi lang yung magamot mo ngayon, kunwari yung iba kasing farmer, every 3 weeks nagpupurga, no? Every month nagpupurga.
lalo na pagkalibre, no? Pagkaligay na ano, may libre doon, no? Bigay, no? Pero, kasi yung iba, katotohanan na Miss Ami, ano, yung ibang farmers, sabihin nila, ay, lalo na kung isasaksak yung pamurga, ay, may bakuna, may libreng bakuna. Yun ang intindi nila, no? Kaya, hindi nila masyadong naunawaan. O kaya naman, ang tingin nila, yung pamurga ay also vitamins. Kasi sabihin na, ay, maganda yung, ano, kasi tumaba yung aking hayop nung nabigyan ng pamurga. No? Ang feeling nila ganon. So, iba-iba yung konsepto, kaya nagiging hindi tama ang paggamit. Kaya, sa inyong pag-aaral, ilang beses ba dapat pinupurga ang ating mga alagang hamon? Yan, magandang tanong yan, Miss Ami. Maganda. Kumbaga sa quiz, tama yung question. Sabi na Miss Dante, no? Ang best, ano, based dun sa aming ginawang, meron kasi kaming study with, kasama po ang Picard, no? DOST Picard. Meron kaming ginawang pag-aaral tungkol dyan. At meron kaming binigay na parang basket of options ng farmer kung ano yung pipiliin niya na the best na approach niya para makontrol yung worms. No? Depende sa resources niya, depende sa kaalaman niya. At doon sa mga options na yon, ang isa sa mga bahagi nun ay tinatawag natin na strategic deworming. Ano? Strategic na pamumurga. So, anong strategy? So, ang isang strategy is number one, pagka alam mo kung kailan yung kasagsagan ng tag-ulan, no? Kunwari ay, well, ngayon medyo mahirap, medyo challenging yan kasi yung tag-ulan ngayon parang hindi mo na alam kung kailan babagsak eh, no? Before sa global warming eh, naiba na eh. Kasi medyo, ano ah, napoproject mo na let's say, pag-start ng mga June, July, yung nagtag-ulan na yan, no? So, pag kasi nag-umpisa yung tag-ulan, yan yung mas marami yung makikita nating na mga at tinatawag nating infective stages ng bulate sa pasture. Pag maraming mga bulate, mas mataas ang risk ng infection sa mga alaga natin. So, ang ginagawa is a month before the start of the rainy season, nagbibigay tayo ng pamurga. Pamurga. No? Nagbibigay tayo ng pamurga sa mga hayop. At ito ba ay kailangan pang ulitin? No? Yun ang tanong, no? Kailangan pa bang ulitin? So, yung pangalawa na pagbibigay ay optional. No? Optional, optional na lang po yun. Ibig sabihin, sa grupo ng iyong mga alagang kambing, syempre, meron tayong tinatawag na mga individual nila na, yung iba kasi meron tinatawag natin medyo resistant sila sa mga bulate, no? Kagaya ng mga ibang native natin na goats. If you compare it with, let's say, yung mga mas puro na mga kambing, sila yung mas mataas yung level ng infection, eh, no? Compared dun sa mga important. Yung native. Yung native medyo ano. So ang kwan doon is kailangan ma-assess mo muna yung kondisyon ng mga hayop kung kailangan ba talaga niyang bigyan o hindi. Kasi hindi enough yung nakita mo na let's say ang ideal, no? Tingnan mo ang ideal setting is let's say kolektahan mo ng dumi yung hayop at eksaminin mo sa laboratorio kung ito ay ano ang bulate meron pa siya at ano ang level ng infection. Yun yung ideal. Pero kung ito ay nasa farm setting, hindi naman yan natin nagagawa, no? At ang farmer na ayaw nalaman na maraming bulate. Yes. Okay, oo, tama yan. Ang pinaka-common na bulate na dumadapo sa ating mga alaga ay yung tinatawag natin na wireworms or scientifically, hemonchus ang tawag doon, no? Ito kasi yung bulate na kayang sumipsip ng mga dugo, no? Matindi siyang sumipsip ng dugo sa mga hayop, no? Kaya kung mga bata pa yung mga kambing, ano, lalo kung sila yung mga bago pa iwalay na mga kambing, makikitaan mo siya ng mga between 3 to 6 months, ano, pag bagong walay, makikitaan mo siya ng mga sinyales na anemic, no? So, meron yung pahapay-hapay at makikita mo yung mga gilagid niya ay maputla at gayon din yung kanyang lalo na yung talukap or conjunctiva, no, hindi conjunctiva, yung dito na mata. So yan yung mga sinyales na ito ay mahina ang mga kambing na to at ang karaniwan na i-associate mo dito sa mga ganitong klaseng sinyales ay yung wireworm infection. So kung mga kambing ay nakita mo na mga nanghihina, no? At yung iba naman ay tatae dahil meron pang ibang uri ng bulate na nagkukos naman ng pagtatae, no? Hindi yung hemonchus.
at nakita mo yung individual na kondisyon ay ganun, ayun ay kailangan ay ang ideal ay kolektahan mo ng dumi yan dalhin sa kung may malapit na veterinaryo pa advice. Pero kung iyan naman ay nandun na sa ano, parang sa tao din eh. Di ba tayo ay hindi naman lahat ay hinihingi natin ng prescription sa doktor, no? Kunwari tayo ay masakit ang ulo. Over the counter na agad. Doktor, over the counter, no? May emergency tayo na ginagawa, no? Ibig sabihin para maampat o matigil ang kung ano man ang nararanasan ng ating mga alagang kambing. Kung ito'y nagtatae at nakikita natin na nanghihina, no? Meron tayong mga kung tayo ay nasa barangay, wala tayong source ng mapagbibilhan ng gamot. Pwede nating ibigay yung para hindi siya ma-dehydrate, mga sabaw ng nyog, no? Yung iba nilagang langka, nilagang kay mito, binibigay po na nila ng mga farmers natin 'yan. At yun ay nagpapaampat ng pagtatae ng kanilang mga hayop. Pero hindi pa rin maa-address 'yon. Kumbaga matitigil lang, pero yung source ng pagtatae andun pa rin. Kaya kung nakita nyo na, lalo na po yung balat, isa pa pong indikasyon yan eh. Yung balat, pag kulot-kulot, yung parang gusot na gusot yung balahibo, isa rin pong indikasyon yon na meron siyang bulate. At lalo na po kung yung baba niya ay parang merong manas, yung parang may tubig dito sa gawi dito, isa rin po yon na indikasyon na meron siyang bulate. So, yun po yung sinasabi ko na individual na assessment doon sa kambing para hindi nyo kailangang lahat ay purgahin. Huh? Opo. Opo. Hmm. Pero ito po sana yung isa ko pang gustong i-point out. Ano? Kasi po, ang talagang pinakamagandang paraan, zero grazing. Ano? Wag mong pakawalan yung mga kambing mo, doon lang siya sa bahay. Ibahay mo yung kambing mo, at ang tawag po doon ay pure confinement, no? Naka-confine lang sila doon. At kung ikaw man ay magbibigay ng mga damo o mga legumbre, ang ginagawa nga pong approach ay bago ako mag-alaga ng kambing, kailangan meron akong forage garden na tinatawag. Ang forage garden, magtanim ka. Oh, magtanim ka na, magkaroon ka na ng available para meron ka ng siguradong pagkukuhanan ng damo. Kasi whether we like it or not, damo talaga ang buhay ng mga kambing eh. Kahit po, hindi natin maiaano yun. Kailangan meron siyang continuous na supply. Kasi nakita po namin yan na pagka pure confinement or zero grazing, halos zero ang worm load. No? Minonitor namin yan. Isa pa pong paraan, yung tinatawag namin na rotational grazing. Yun din po, very effective. Rotational. Ano yun, ma'am? Ngayon ko lang natinig yan. Yung rotational grazing, Miss Ami, ay yun ay applicable kung ikaw ay merong sariling lupa mo yung ginagalaan ng mga kambing. Anyway, nilagyan niya ng mga hati na gano'n. So, hagwire? Hagwire, parang gano'n. Parang hagwire yata. Hagwire? Parang square, oo. So, ang ginawa niya yon, and then, pinagitan niya ng mga, nilagyan niya ng pagitan ng mga bamboo. So, ang ginawa niya is, let's say, day one, dito itong mga kambing na to, no? I-graze niya dyan sa isang paddock. And then, before 5 days, no? Bago matapos ang 5 araw, ililipat niya sa next paddock. E tapos pag sa susunod na ililipat niya uli hanggang sa maikot niya yung buong 10 paddock. So ngayon, ano ang rationale doon? Itong mga kambing, pag dumumi doon sa first paddock, at kung sila man ay may bulate, yung babagsak na itlog doon, bago siya maging larva na pwede mag-infect uli ng another animal, it will take at least mga 4 days. 4 days pataas para ito ay maging available dun sa pasture na yon. Dr. Virginia, nagsisimula pa lang tayo pero napakalaman na ng ating usapan, no? Parang talaga nakikita namin yung expertise dito sa ating topic. Hindi ba maapektuhan yung buntis yung na kambing? Yung buntis! Okay. Yeah. Maganda pong tanong yan. Lagi rin tinatanong ng mga farmers yan eh. So, ang ano po kasi is, kailan nyo binibigay yung pamurga? No? Yun yung kasi yung isang factor
na kailangan consider, kailangan ba talagang ibigay yung pamurga, no? Kasi pag yan ang nabigay mo sa first trimester ng pregnancy, so kung 5 months, so mga first 1.5 to 2 months, medyo delikado pa po yung inyong kambing ng mga panahon na yun. Hindi pa masyadong nakakapit yung ating mga, no? Kaya hindi po natin ina-advise na mapurga. Eh, maganda yung pagkaka-explain ni Dr. Virginia. Pero Doc, putuloy ko muna ang ating kwentuhan na. Pero ito, meron akong curious na tanong at makasagot ko ito sa ating pagpabalik. Kasi meron akong nakausap dito na maliban sa diarrhea, eh, kinakabag din po ang ating mga alagang hayop, no? Lalo na itong mga small ruminants dahil nga din makinakain nila ng tabo. Yung iba, eh, binubutasan nila para sumingaw, di ba? Eh, di ba, yun yung minsan nilalangaw, matagal din mag-heal at nagkakaroon din ng mga parasite. Pwede natin niya pag-usapan sa ating pagbabalik. Ay, okay. Abangan niyo po po yan. Ito po ang Agree Ako Dyan. Agree Ako Dyan. Nagbabalik po ang Agree Ako Dyan. Doc, yan po yung katanungan ko. Eh, paano naman po yung mga parasite na nanggaling po dito sa lamaw, lalo na yung mga, ito nga, natusok or tinusok dahil nga bloated yung kanilang mga alagang kambing? Mm-hmm. Una, no, i-address ko muna bago yung salangaw sa kabag muna or bloat na tinatawag. Ano? Okay po. Ang karaniwang kadahilan po na nag-bloat yung ating mga kambing ay pagka kumain siya na masyadong mataas yung grain, no? Mataas yung grain. Alalahanin natin na ang ating ruminant ay nagru-ruminate. Kailangan niya ng mas mataas yung fiber na kinakain, no? So yung masyadong grain na naisama natin na napakain sa kanila, isang dahilan yun. Pangalawa ay kung sila ay pupunta sa pasture area at makakakain sila ng mga damo na maraming tubig, no? O kaya yung mga masyadong matalbos na mga damo. Ayan yung mga ilan sa mga nagiging dahilan ng pagkakaroon ng bloat ng kambing, no? Ang kwan kasi minsan lalo na kung naka on range yung ating nakagisit lang, hindi napapagad nung nag-aalaga, no? At karaniwan na lang paghapon at hahapon yung mga ano, hindi niya makita dahil nakahiga na lang doon yung kambing. Malaki na yung tiyan, no? So ang tendency ay titignan nung iba ay kailangan palabasin yung hangin. So dapat natin alalahanin na meron talaga kasing ginagamit na gadget dyan para lumabas. Ano ang tawag natin? Trocar and cannula. Na hindi naman usually available kaagad. Kaya yung mga farmer, basta yung iba tinutusok na nga. Yung iba kinukutsilyumaisin na nga eh. Diba? Pero yung iba naman, gumagamit ng needle. No? Actually, ako rin naranasan ko yung needle na malaki ang gauge na needle para tusukin mo. Para, and then parang kailangan mo rin siyang i-press ng very slight para lumabas slowly yung air. Pero ang mas ano na ginagamit is pinapainom ng mantika, no? Basta wag mo lang pasusundan ng bawang at sibuyas at luya. Yung mantika. Free pala. Oo, yung mantika. Pero ang ano doon is isa pa, yung tubig na may konting sabon, no? Pwede rin natin ano para matrap niya yung air na nandoon sa loob, no? Pero syempre it depends also doon sa gaano ka-advance yung stage ng bloat niya at gaano katagal, kasi ang pagka natrap yung air doon, pinupush niya, tinutulak niya yung katabing mga organs, no? At kasama na minsan niya. Kaya yun ang nagiging dahilan kaya namamatay yun, no? Kaya very important ay makita ka agad, no? Ma-check yung condition ka agad bago pa ito talagang lumala para hindi maging dahilan ng pagkamatay, no? Ngayon, yung sinabi mo, yes, yung mga farmer talaga medyo drastic minsan, no? Kailangan na ma-save ka agad. So tinutusok nila ng kahit ano na lang. And remember, pag tinusok mo yan, yan ay isang wound na matatawag natin, no? Yes. Yan ang opening, may entry na ng doon. Kumbaga, nagkaroon na ng na-breach na yung protective layer. Kasi yung skin yan ang pinaka ano natin first line of protection. So nagkaroon na ng breach at dahil sinugat at bukod sa posible na magkaroon ng infection, yung mga langaw talaga, no? Kasi syempre magkakaroon ng dugo yan at yan ang gustong kainin ng ano. Ngayon yung langaw naman kasi is talagang magaling mag-carry ng
several different kinds of pathogens, ano? Marami silang pwedeng ilipat na sakit, no? Pero aside from that, yun kasing sugat na maliit na yon, pwede silang mangitlog din doon, na nangitlog sila. At yung pag nangitlog sila, once na nabisa yung itlog, yun na nagiging maggots, no? Uod ang tawag natin doon. Nagkakaroon ng uod. Ganyan din, nakikita rin din natin yon pagka kunwari nagdi-dehorn minsan pag hindi hindi ka man lang nag-spray ng fly repellent or antiseptic. O kaya na minsan pag bagong panganak ang kambing at yung lalo na during summer maraming langaw at kung hindi man lang nabigyan ng lagyan ng betadine or ano yung kanyang kusod, iniitlogan din yan ng mga langaw. At yun nga, pag napisayan, nagiging maggots, no? At syempre kinakain ng maggots yung tissues na nandoon at yung nagiging dahilan ng nabubulok yung tissue na nandoon. So, yun po ang dapat nating iwasan dahil maraming pwedeng mangyari, ano? Kasi pagka yun po nga sinasabi ko na nagkakaroon, tawag po doon ay meiosis. Ang meiosis, meiosis. Yun po yung mga larva ng mga iba't ibang uri ng langaw, may bangaw, may langaw. Ay kumakain ng mga tissues ng mga iba't ibang parte ng katawan. So pag yan ay nililiquify nila, nagiging necrotic at minsan ay yung bacteria na nakasama doon ay nagkakaroon ng mga toxins na nagiging nagkakaroon ng sepsis yung hayop. Lalo na po sa tupa, hindi nakikita ka agad dahil nakatago doon sa kanyang makapal na masyado ukol. Kasi makapal ang kanyang palatipo. Oo. Yun yung prone din ang mga sheep doon sa ganun. No? Dahil hindi natin nakikita ka agad nakapailalim yung asa balat siya at nakapatong yung makapal na wool niya or fleece. Ano po? Yun. Opo. Ma'am, ano ba yung mga tips natin para po sa ating mga alagang kambing, sa ating mga farmer para lalong maging masaya at healthy ang kanilang mga alaga? Okay. Ang sinasabi ko po palagi diyan bago ang pagkakasakit, ang health, ang pinakaimportante nutrition, no? Kasi contributory din yung level ng nutrition doon sa pagiging prone ng mga hayop sa iba't ibang uri ng sakit. So kung na-address natin yung bigyan natin ng bahay na maayos, no? Kasi yung bahay, nakita ko nga po mayroong mga may pabahay na alam niyo ba dapat ang clearance ng mula sa floor hanggang sa baba is at least 1 meter, no? Pero yung iba makita mo less than half meter. Tapos yung tapos ang daming dumi na nasa ilalim at pagpunta mo pa lang sa farm, naaamoy mo na yung ammonia. Na tapos mababa yung alam niyo yung eaves ng kanyang ng roof. Halos nandun na rin sa may lupa. So you can imagine na trap na lahat ng ammonia na naaamoy ng kambing. Akala nila natutulungan nila at nabibigyan ng housing. Hindi na nakikita yung mga ganon. So yung setup ng housing is good kahit minimum lang dahil napoprotect natin yung ating alaga sa iba't ibang harsh environment, no? At yung contact nila doon sa mga worms ay lesser pag may housing. Yan, masaya ako diyan, no? And then yung food, very important, no? Forage garden at yung kung meron tayong open grazing area, that's the best, no? Pero kung wala at talagang gusto nating magkambing, pag-isipan muna natin ng pagkain bago tayo bumili ng magandang lahi ng kambing, no? Pangatlo, yung kanyang health, ano? So lagi nating tingnan na isipin natin tong mga hayop na to ay isang magiging source ng ating income. Hindi naman siya yung parang alaga mo lang na love mo lang gusto mong kumita, no? Kaya kung kinukonsidera mo 'yon, tingnan mo na ang kung okay ang nutrition, okay ang management, dapat meron kang scheme na every day tinitingnan mo, chine-check mo yung mga hayop. Pagka merong unusual na mga ikinikilos sila, may humihiwalay siya dun sa karamihan, yung lakad niya hindi maayos, merong humahalak, nakikita mo dapat kaagad yun at ina-isolate natin yung mga may sakit, no? Para mabigyan mo ng karampatang lunas at maiwas mo na mahawa yung mga kasamahan. Sa inahin ba yan? Sa male ang nagaano? Kaya nangangalak pa yung kambing. Sa mga aspetong yan, ano, kasi doon po kasi sa aming project sa DES, meron kami lahat na identified experts. Meron kami sa nutrition, meron in charge sa breeding,
merong in-charge sa lahat ng aspeto. Pag doon po sa health, doon po ako, lalo na particular sa Bulate. So, may kanya-kanyang turf. Mahirap po yung konting kaalaman ko, eh baka mali pa yung masabi ko. Kaya, let's leave it to the expert po. Thank you. Eh, Dr. Virginia, may tanong ako kasi may nababasa ako ng mga sakit. Ito yung ano, foot rot? Ah, yes. Tama ba? Pwede mo bang i-share sa amin? Ano ba ito? Isang uri ng bakterya, madam, ang nagiging usual na cause. Kaya lang, ito ay very common nangyayari sa panahon ng tag-ulan, lalo na kung ang kung ang dalawang kondisyon, yung kambing ay nagigraze at doon nagiging nasa pagitan ng mga hoof ng kambing at doon nagiging start ng infection, no? Another ano rin ay yung pagka nasugat sila, pagka slatted yung mga yung flooring, pagka sa mga house sa bahay, no? Pagka slats yung mga floors, o kaya sira na yung mga ano, yung plastic na flooring, ayun, slats na ganon. Pag nasilat sila doon, nagkakaroon ng sugat. Minsan okay lang sa kanila, kaya lang pag lumabas sila at naglakad, kasi nakukuha sa lupa yung bakterya na yun, sa soil nang gagaling. At pag nagkaroon sila ng contact doon, doon sila nakakakuha ng infection. Opo. Ayan, na-curious lang ako. Ito, curious sa tanong ko lang. Bakit po matagal, or ano ba talaga yung idea na number of days para mag-heal yung sugat ng ating mga alagang kambing? Ang paggagaling ng sugat, maraming factor, no, kahit sa tao. Iba-iba yung days ng usual na pag depende sa lalim ng sugat, depende rin kung nagkaroon na ng any bacterial infection. Kasi pag near sugat lang, lalo na pag mababaw lang, a few days, ano, days lang 'yan, 2 to 3 days mag-ano 'yan. 3 days. Oh, pagka yung na ano lang, yung parang yung hindi malalim na sugat, ano? Pero pagka yung medyo masyadong malalim yung sugat, of course it will take a long time, especially kung wala kang gagawin at ito ay merong bacterial infection na nakasama na, no? Kasi pagka yung sugat merong langaw na lumapit doon, dumapo at yun na meron siyang tinapitan or na dinapuan ng mga dumi or na merong bakterya, pwede niyang ilipat doon. At pag merong bacterial infection, doon na mas mahirap i-manage. Kailangan meron ka ng antibiotic na gagamitin. Kailangan may antiseptic. Dapat regular nililinis. So, depende yun sa pagiging management natin doon sa wound. At saka kung anong naging dahilan, paano siya nagkasugat. No? Kasi sabi mo naman diabetes eh. O, oh, diba? Lalo kasi pagka may diabetes, tagal-tagal ako. Hindi na nag-heal, ano? Opo, oh. Curious ako kasi, yung iba, pagka nagan nila, ay, sa isang linggo na yung sugat na yan eh. Pero kung sinabi mo na 2 to 3 days sa normal na sugat, ibig sabihin may infection, ay, yeah, yung kaya siya tagal. Oh, posible meron yung gano'n. Yung ano, pagka, kasi, ba, dumudugo yung nanay. So anong natin, anong remedyo natin doon? Okay, una kailangan malaman natin kung ano ba yung naging source ng pagdudugo, saan nanggagaling, no? Baka mamaya meron palang retained na placenta, no, na hindi na ilabas ang pinakainunan nung kambing. Ngayon, talaga namang merong nagdudugo sa panganganak, meron talagang nabas na konting dugo. Pero pag ito ay continue na, kasi mayroong problema, ano po. So, dapat ma-assess kung anong dahilan ng pagdudugo. At syempre, farmer eh, wala naman talagang training para gawin yon. At kung ito ay lalo na ay tuloy-tuloy, intervention kung ano ang dapat magawin, no? Kasi hindi naman pwedeng basta dukutin yon, no? At kailangan talaga yung mga may tamang PPE na gagamitin, tamang ano. Pero kung ito po ang pagdudugo ay huminto, at kung ito naman ay makita nyo ay kung gusto nyo parang preventive lang, meron tayong mga intrauterine na capsules na inilalagay after na kagaya ng uterex, no? Yun ang usual na ipinapasok po doon sa puwerta para maiwasan yung pagkakaroon ng infection. Natutuwa ako dito sa ating usapan at gusto ko po yung
pinento ni Dr. Virginia yung tungkol sa balat ng mangga. Parang sisimulan ko yun eh. Oo, ganda yun. Oo, tama. Pero Dok, ano ba yun? Anong balat ba yun? Hilaw o hinog? Hinog, hinog yun. Kasi di ba yung ginagamit nga sa dried mango? Oh, di ba tinatapon lang talaga siya? So maganda talaga siyang ano, gamitin. Kaya lang dito kasi sa atin, ang mahal-mahal na mangga, di ba? So kung bibili ka ng mangga, ilang piraso lang yon. Pero sa kanila kasi continuous supply, kaya talagang magandang ano, pinapakain nila. Oo. Pero si Kasendo, maraming manggahan kasi yan. Kaya kung sisimulan ni Kasendo yung pakain ng mangga, eh walang problema. Oo, very good yan. Oo. Yeah. Doktora, yung ano pala, yung itong kung nag-bloat, di ba? Mostly, yung mga iba ngayon, ang pinapakain na lang yung Premal S? Actually, narinig ko na yan po, pero hindi ko pa yan na-try. Ano? Kasi as the term it's, ano, implies, antacid siya, anti-acid. Opo, naging ano na. Pero ang ina-address natin dito, yung air na nandun na trap sa may loob na gusto nating mawala, no? Yun po yung ano. So, hindi ko po yan masabi dahil hindi naman talaga siya talaga ina-advise pagka doon sa ano, pero siguro doon sa mga iba na na-experience nila, no, para anecdotal ano, experience nila, eh pwede niyo po sigurong tignan sa sarili niyo kung meron talagang magandang epekto. Pero sa amin, sa practice, hindi po namin ginagamit yon yung ano, antacid. Pero i-try nyo rin po. Tingnan natin kasi antacid siya, kaya ano. Opo. Pero napaisip ako dun sa ano, safe ba yung sabon, saka yung tubig? Ay, oh, eh, ano naman, hindi naman siya yung pambabad talaga ng puti, madam. Hindi naman ganun kataas yung concentration. Hindi ganun ka. Oo, hindi naman siya gano'n. Yung dulas niya kasi, yun ang magta-trap nung ano, nung hangin. Opo. Ma'am Virginia, thank you po sa pagsama sa amin. Very short time lang yung meron tayo, pero napakadami yung po na ano sa amin, na input sa amin, lalo na dito sa pagdating sa deworming at ng mga worms ng kambing. First time ko talaga na ano, akala ko aso lang yung dine-deworm, may kasama po pala ang kambing at saka ang tupa sa pagde-deworm. At importante na nagde-deworm pala tayo. Parang gusto ko sabihin mo, may dun sa nagsabi sa'yo na inisip niya na vitamins ang deworm. Misconception yun dahil baka kaya lumakas yung ano niya kasi wala nang kaagaw. Yeah, totoo yun. Oo. Kaya lang kasi, That's true. Oo, kaya pagka ini-interview namin sila, iba-iba yung mga sinasabi nila pero they meant the same thing. Oo. Iba lang yung understanding. Oo. Tama yun. Opo. Ayun. So maraming salamat po. Ito pong episode natin ay maganda para po sa ating mga kababayan. Lalo na may alaga ng kambing kasi eye-opener po ito sa ganong kahalaga ang pagde-deworm at ano ba talaga yung laman ng tiyan ng ating mga alagang kambing. Kaya Miss Virginia, Doc Virginia, maraming salamat po. Welcome. Thank you po, Doktora. Agree ako dyan. Okay. Bye. And at sa ating mga manonood, hanggang sa muli, ito po ang Agree Ako Dyan. Agree.